that now we are here. Of course, the distribution of this supplemental feeding program with us is Ma Maria Joanna Alincastre, the nutritionist of the DSWD agency. Ma Maria, for this project now with the enhanced NutriBank, sino po yung official na supplier niyo for this project? As for for this project po, for the supplementary feeding program 10th cycle ng DSWD, ang nutrients po ang nag-distribute sa amin ng enhanced nutrients for the entire cycle. So pag sinabi po natin cycle, itong nutrients manufacturing ang nag-produce sa inyo, so yung cycle po, quarter, hindi po ba yun, itong enhanced nutrients ba na technology ng doon? Bale po, ang dapat po talaga na, kung hindi po nagkaroon ng pandemic, dapat 120 days feeding po tayo. Pero since shinorten namin yon, ginawa namin 60 days or twice, ginawa namin twice a day feeding po. Kaya po, na-shorten siya, pero still the same. Parang dalawang beses mga lang siya makakainis ang bata sa isang araw, pero mas ma-shorten yung time. Kasi dapat yung budget namin ngayong, nung 2020, dahil nasa pandemic, hindi tayo nakapag-start kagad ng mga baker services. So ngayon, nag-start kami ngayon January. And January to April lang po talaga yung feeding na to. Kaso lang, yun nga po, na ano namin na... yung mga shutdown. Pero pwede po, speaking of budget, magkano po yung nakalaan na pandemic ng DSWD for the province of Bulacan regarding this supplemental process with the enhanced nutrients. So far, kasi hindi ko pa makakaano ngayon yung computation kasi po, besides po kasi sa NutriBus, may other products pa po tayo na binibigay sa mga bata. You've just witnessed our interview with Maria Joanna Alincastre, nutritionist of the Department of Social Welfare and Development Region 2. This is MJ Alvina Balagay of DZMJ Online, Makabuluhan Journalism, your happiness partner.